Movie Recap Tagalog here. Tungayan natin ngayon ang sci-fi thriller film na The Thinning 2. Tara na't panoorin natin. Balikan muna natin ang nakaraan. Dahil kailangang magbawas ng tao sa mundo, nagpatupad ang Estados Unidos ng batas kung saan bitay ang parusa ng sinumang bumagsak sa taunang 10-241 test o thinning. Gayunpaman, namamanipula pala ng mayayaman at politiko ang resulta nito. Isang araw, nabisto ng publiko ang pandaraya kaya't nabitay ang totoong bumagsak sa exam kasama na dito ang anak ng gobernur na si Blake. Lingid sa kaalaman ng lahat, pampetulog pala ang tinuturok sa mga banibitay at hindi para mamatay. Matapos ay dinadala sila sa underground facility na gumagawa ng electronic devices para ikulong at gawing alipin. Doon, pinapanood nila ang video na nagpapaliwanag na sila ang mga napili na mabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Ang lugar ay tinatawag na incubator at dinisenyo ng Ashuru Global. Dinala sila dito para magtrabaho sa kumpanya. Inihayag na ang pinakaproduktibong member ng incubator ay makakalaya at makakabalik sa lipunan. Nagbunyi ang mga estudyante dahil buhay pa pala sila. Pagkatapos ay pinapunta sila sa pepwestuhan nila. May device na tinanim sa leeg nila. May automated voice na nagpapaliwanag ng kanilang mga gagawin. Kailangan nilang magtrabaho ng 14 oras sa isang araw, isang oras para sa pagkain at personal na bagay tapos ay sundin ang curfew kung saan dapat ay nasa kanika nilang higaan na sila. Habang nanonood ng video, napansin niya ang GF na si Ellie sa monitor. Oras ng hapunan, hinanap niya ito at sa wakas ay nagkita na silang muli. Matagal na silang walang tuwi kaya't nagtungo sila sa living quarter at sinabi ni Ellie na diligin mo ng suka ang tuyo kong lumpia. Oras na ng curfew. Tumunog ang alarm para maalerto ang mga bantay tungkol sa isang worker na ayaw nang magtrabaho. Gustong tumalon nito para wakasan ang buhay. May isang grupo na pinamumunuan ni Cage, imbis na pigilan, sinulsulan pa nila ang lalaki na tumalon. Sa huli ay tumalon ito ngunit nasalo ito ng lambat na nilatag ng bantay. Lumalabas na ang sinumang tumangging magtrabaho ay dinadala sa klinik para turukan ng gamot na pampakalma. Pinuntahan ng grupo ni Cage si Blake sa kwarto para sabihan itong huwag lapitan si Ellie dahil GF niya na ito. Kinabukasan sa canteen, mag-isa si Ellie na kumakain nang lumapit si Cage at hinalikan ito. Mukhang hindi komportable ang babae sa bagong BF ngunit wala silang magawa. Sinabi ni Heather na ang grupo ni Cage ay tinawag na worthy, sila ay pinili ng incubator para pangasiwaan ang ibang worker. Matapos umalis ang grupo sa lamesa, nilapitan ni Blake si Ellie. Nangamba ito sa kaligtasan ng dating BF kaya't sinabihan niya itong lumayo. Sa sandaling iyon, lumapit ang tauhan ni Cage at sinabihan siyang iwanan si Ellie. Napatumba ni Blake ang mga lalaki, tumulong na rin si Cage at tumawag ng bantay. Nakatakas sina Ellie at Blake mula sa canteen, ngunit nahuli sila ni Mason King at mga tauhan nito. Si Mason ang dating leader ng thinning na inilipat sa incubator matapos na ibintang sa kanya ang pagmamanipula ng exam. Matapos siyang masukol, pinilipit ni Mason ang paa ni Blake at nabali ito. Balik sa bayan ng Texas, ipinagluluksa ng lahat ang kamatayan ni Blake. Alam ng publiko na patay na ang anak ng governor na si Blake dahil kasama ito sa bumagsak sa exam. In-interview ang governor ng mga reporter ngunit di ito nagbigay ng pahayag. Naging laman ng balita si Lena sa pagbunyag ng dayaan sa exam. Sinubukang kuhanin ang panig niya ng mga reporter pero di na ito nagbigay ng komento. Ang thinning scandal ay nagdulot ng malaking pinsala sa reputasyon ng governor na tatakbong presidente. Nagawa niyang isisi kay Mason King ang lahat ng kalokohang nangyari sa ahensya at pinaaresto ito, ngunit nagtalaga ang DPC ng pribadong investigador sa pamumuno ni Agent Joanne Morris para imbestigahan ang pangyayari. Bumisita si Agent Joanne sa bahay ni Lena sumunod na araw. Gayunpaman, di nagbigay ng importanteng impormasyon si Lena sa agent kaya't nag-iwan na lang ito ng calling card. Pagkaalis ng ahente, kumatok ang guard na nagngangalang Jack. Inanyayahan siya nito para makipagkita sa ama ni Blake na si Governor Redding. Nakipagkita ito sa governor, hinihingi nito ang tulong niya para ikampanya siya sa pagkapangulo. Tinanggihan ito ng dalaga at agad ring umalis. Pauwi na, nasalubong nito ang Ashuru Global CEO na si Georgina Preston. Ito ang tumutulong sa gastos ni Gov Redding para sa kampanya niya, kaya naman nagtutulungan silang dalawa. May tonong pagbabanta ang CEO kay Lena at sinabing tanggapin niya ang alok ng governor para sa mga kapatid niyang sasalang sa exam taon-taon.
Parang sinabi ng CEO na di niya kailangang mag-alala sa resulta ng exam ng kapatid dahil sila na ang bahala basta tanggapin niya lang ang inaalok na trabaho ng governor. Gayunpaman, tinanggihan niya ang alok nito. Sa sasakyan, napansin ni Lay na nalampasan na ang bahay nila. Sinabi niya ito kay Jack tapos ay biglang may lumabas na usok sa likod ng kotse kaya't nawala ng malay ang magkakapatid. Nagising si Lay na sa isang abandonadong construction site, nandun si Jack, si Miss Cole at iba pang kasama nitong nakatayo sa harapan niya. Lumalabas na ang grupo ay kasapi ng isang sikretong organisasyon na The Fight na nilalabanan ang hindi makataong batas ng Thinang System. Kung Manenalong President si Gov Redeng, ang Thinang ay di mabubuwag. Kailangan nila ng tulong ni Lay na para mag-espiya. Pinayo nila na tanggapin nito ang alok na trabaho ng governor para makapag-espiya. Pumayag naman si Lena. Samantala, si Kella na best friend ni Lena ay intern sa isang TV news company, kasama niya rito ang news reporter na si Wendy. Sa araw ding iyon, inaalam ni Kellan kung saan napupunta ang katawan ng mga estudyante matapos mabitay. Napagtanto niya na walang nag-aasikaso sa bangkay matapos mabitay ang mga ito. Kinagabihan, pinuntahan niya si Lena at nagpasama siya sa sementeryo para alamin kung nasa kabaong ang katawan ni Blake. Hinukay nila ang libingan, nagulat sila nang makitang walang laman ang kabaong nito. Matapos ng 8 buwan, 2 linggo na lang bago mag-eleksyon. Patuloy si Dean Redeng sa pangangampanya at si Lena ay patuloy na sinusuportahan siya para makapagbigay ng impormasyon sa sikretong organisasyon. Isang araw, nakipagkita ulit siya sa grupo. Galit na galit si Lena sa ginagawa niyang pagsuporta kay Dean at ideolohiya nito. Pakiramdam niya ay siya lang ang kumikilos sa samahan at wala namang nangyayari. Kinalma siya ni Miss Cole at sinabing alam nila na ang lahat ng kailangang impormasyon ay nasa computer ng CEO na si Georgina. Nagbigay sila ng device na makaka-access ng computer. Ipinaalam na rin sa kanya ng grupo nila na kasama nila si Kellan sa laban. Kailangang pag-aralan ni Lena ang paraan para ma-access niya ang computer ng CEO nang hindi napapansin. Samantala, makalipas ng 8 buwan na pagtatrabaho, hindi pa rin gumagaling ang paa ni Blake at iika-ika pa rin siyang maglakad. Hindi na rin niya nakakausap si Ellie. Habang natutulog, pinasok ni Cage at tropa nito ang kwarto ni Blake tapos ay binusalan siya sa bibig at paulit-ulit na pinalo ang kanyang binti. Sumunod na araw, nagpunta siya sa klinik at sinabi sa doktor na nadulas siya ulit sa shower. Pagbalik niya sa kwarto, sinabi niya kay Heather na sabihan si Ellie na pumunta sa paboxing ni Cage sa susunod na araw. Sa BNC News Center, nagawang malaman ni Kellan ang sikreto ng Asuro Global, na pagtanto niya na buhay pa ang mga estudyanteng binitay at maaring tinatago lang ito sa pasilidad para gawing alipin. Nagtataka siya kung saan napupunta ang rasyon ng pagkain galing sa TX Pack, iniisip niya rin kung paano ito nakagawa ng sobrang daming cellphone at tablet sa konti ng makina nito. Sinabi ni Wendy na di sila pwedeng maglathala ng balita nang walang ebidensyang picture o video ng mga ito. Pagbalik niya sa kotse, may lalaking nakamaskara ang gusto siyang patayin. Buti na lang ay napindot niya ang alarm ng sasakyan kaya't tumakas ang salarin. Dumiretso siya sa bahay ng kaibigan, at ipinaalam dito ang natuklasan niya. Sinabi niyang may nagmamanman sa kanila. Isinulat niya ang message sa notebook para walang makarinig. Araw ng halalan, hinitid ni Lena ang mga kapatid sa bahay ni Miss Cole at dumiretso sa Asuro Global kung saan matyagang naghihintay si Dean at taga-suporta nito sa resulta ng halalan. Hinalika ni Lena si Jack sa elevator tapos ay nagsabi ng good luck sa isa't isa. Ilang saglit pa, nagpunta si Lena sa CR kung saan sinamahan siya ng guard. Samantala, sa incubator, hinamo ni Blake si Cage sa laban at sinabing ang sinumang manalo ay magiging leader ng grupo. Sumang-ayon naman si Cage sa hamon at di pa daw siya natatalo. Nagpambuno sila, dinaig niya si Cage kahit di pa magaling ang sugat ng kanyang binti. Sinimulang isigaw ng mga worker ang pangalan ni Blake. Sa huli ay nanalo si Blake matapos ng matinding laban. Sa sleeping quarter, nahiga si Ellie sa kama, lumapit ang bantay sa kanya dahil di siya gumagalaw. Kinagat niya ang bantay nang lumapit sa kanya. Nakipagbuno pa siya sa mga bantay ngunit sa huli ay nagapi siya ng mga ito at dinala siya sa klinik. Matapos manalo, tinipon ni Blake ang grupo ni Cage at sinabihan sila na walang estudyante ang nabitay sa Thinang bagkus ibinaba sila sa ilalim para gawing alipin. Inihayag din niya na ang pangakong pagbabalik sa kanila sa lipunan ay isang kasinungalingan at sila ay mananatili doon habang buhay. Matapos ng pagkukumbinsi, sa wakas ay sumang-ayon ang grupo na magtulungan upang labanan ang di makataong sistema ng kumpanya.
Si Lena naman ay lakas loob na tumalon mula sa bintana ng CR at nagawang marating ang opisina ni Georgina. Isinaksak niya ang hard drive na binigay sa kanya para ma-access ang computer. Nalaman niya ang lahat ng footage ng camera mula sa incubator, at labis siyang nagulat at natuwa nang makitang buhay si Blake. Mabilis niyang inilipat ang lahat ng impormasyon sa hard drive. Gayunpaman, habang nasa opisina siya, bumalik si Georgina sa office. Pinigilan ni Jack ang CEO, sinabi rito na pinapatawag siya ni Dean at ito ay urgent. Nagawang makopya ni Lena lahat ng impormasyon at bumalik sa CR. Gayunpaman, matapos na mahuling nagsisinungaling si Jack, inaresto siya ng mga guard. Mabilis na tinawagan ni Lena ang agent na si Joanne Morris, na tinalaga para mag-imbestiga sa kaso ng Thinning. Sa incubator, sinadyang sakta ni Blake ang sarili para madala siya sa clinic kung nasaan si Ellie. Doon, nag-api niya at nang kasama nito ang mga bantay tapos ay pinigilan ang doktor na iturok ang gamot kay Ellie. Pagkatapos ay tinanggal ng dalawa ang tracking device sa leeg at tumakas. Sa canteen, gumawa ng kaguluhan si Cage para makuha nila ang atensyon ng mga guard. Nakisali na rin ang iba sa kaguluhan. Nalaman ito ni Mason at pumunta sa canteen kasama ang ibang guard. Galit na galit siya at tinignan ang tracking device ni Blake, nalaman niyang nasa clinic ito. Samantala, nagkita sina Lena at Joanne sa rooftop. Ibinigay sa kanya ni Lena ang hard drive at sinabi sa agent ang nalalaman tungkol sa Asuro Global. Pero lumalabas na nasuhulan na din si Joanne at nagtatrabaho para sa Asuro. Tinutukan nito si Lena ng baril at pinatalikod. Nagkaroon ng pagkakataon si Lena na sunggaban ang agent nang nagring ang phone nito. Nagawa niyang makatakas bit-bit ang hard drive. Nagpunta agad siya sa kaibigan na gumawa ng kopya para dalhin ito sa BNC News Center para i-broadcast ang natuklasan. Naiwan si Lena sa bahay ni Kellan para na rin sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, nang susiyan ni Kellan ang kotse, sumabog ito na ikinamatay ng binata. Kasunod nito ang pagdating ni Joanne at ilang lalaki na tinutugis si Lena. Nag-set up siya ng bitag at tumakbo palabas sa likurang pinto. Nasagi ng tumutugis ang bitag, na lumikha ng malakas na pagsabog. Nakaligtas si Joanne na paakyat pa lang ng bahay. Inatake nito si Lena. Ngunit sa pagkakataong ito, naitulak siya ni Lena pababa ng hagdan, na ikinamatay agad nito. Samantala, nagpalit ng damit si Blake at Ellie at bumaba sa basement ng incubator. Nasundan sila ni Mason. Sa wakas nakita ng dalawa ang lagusan palabas ng tagong pasilidad. Inakyat nila ito at nakalabas. Masaya silang nagdiwang ngunit maya-maya lang ay dumating si Mason at inatake sila. Sa gusali ng Asuro, ang mga resulta ng halalan ay lumabas pabor kay Dean. Masayang nagdiwang ang lahat, siya na ngayon ang bagong pangulo ng Estados Unidos. Sa wakas ay nakarating si Lena sa BNC News Center at ibinigay kay Wendy ang hard drive. Nagpadala agad ang reporter ng chopper para i-broadcast ang lagusan ng incubator, saktong nasa labas si Blake na tinutugis ni Mason. Napanood ni Dean ang anak at si Mason, nagulat siya na may bagong iskandalo na naman na sangkot siya. Gayunpaman, siya na ang bagong pangulo ng Estados Unidos at tinuloy ang kanyang unang talumpati. Sinabi ng PA ni Dean kay Georgina na mahihirapan silang lusutan ang bagong iskandalo. Umiral ang katusuhan ni Georgina, ipinaaresto niya ang sinumang magsalita laban sa presidente at nagplanong wakasan ang demokrasya. Sa pagtatapos, muling nagkita at naghalikan sina Blake at Lena. Napahinto sila nang makitang nasa likod si Ellie. Sa sandaling iyon, inaresto rin sila ng mga pulis sa pagsasalita laban sa batas ng Thinning. Habang nasa biyahe, may sadyang nagbangga ng sinasakyan nila. Kaya't tumaob ito, buti na lang ay minor injury ang natamo nila. Ilang segundo pa, biglang lumitaw si Jack at tinulungan silang makalabas at makalaya. Tinanong ni Lena si Jack kung saan sila pupunta. Sinabi ni Jack na pupunta sila sa gera. Isang gera laban sa tiwaling presidente at mga galamay nito. Abangan natin ang susunod na pangyayari. Tapos na po. Kung nagustuhan mo ang recap, subscribe ka naman dyan. Comment, like at share mo na rin. Para mas dumami pa ang ating mga video. Hanggang sa muli. Ingat!